The COMELEC and commissioners of COMELEC, the men and women of COMELEC, the men and women of DepEd, the AFP and PNP, who made these elections success, a big success. Now, normally, speaking to a big crowd like this is like a walk in the park for me, having been a broadcaster for the past 20 years. But now, sort of, medyo kinakabahan ako, at the same time, excited. Excited, excitement, dahil nanalo po ako. Parang hindi nga ako paniwala eh. Palagi kong pinipisil yung pisngi ko for the past few days kung totoo ba itong nangyari, kung panaginip, ayoko na sana magising. On the other hand, kinakabahan dahil baka mamaya paglabas ko dyan, may magsabi, oy, bago ka lubusan maging senador, bago mag-open ang session, kutusan muna kita kasi ako'y napatulfo sa programa mo. Huwag naman sana. Anyway, jokingly aside, I would like to thank lahat ng mga bumoto at hindi bumoto sa akin. Yung mga bumoto sa akin, thank you so very much. I will never let you down. Papakita ko sa inyo na you deserve ko po yung inyong tiwala sa pagboto sa akin. At doon sa mga hindi bumoto sa akin, I assure you, I guarantee na I will work hard para makuha ko po yung tiwala ninyo, para mapakita ko sa inyo na si Raffy Tulfo ay isang taong karapat-dapat na mahalal bilang isang senador sa Senado. Now, maraming nagsasabi sa akin, paano yan ngayon, Raffy, pagdating mo sa Senado, anong gagawin mo? At bakit mo iniwan yung programa mo sa Wanted sa Radyo? Kasi nga naman po, sa Wanted sa Radyo, marami po ako nagagawa. Kahit ko naman daw gawin, kahit hindi ako maging government official, yung trabaho ng isang opisyal sa gobyerno, which is magbigay ng tulong. Sabi ko sa kanila, well, isa sa mga dahilan ay sapagkat sa araw-araw na ginawa ng Panginoon, pare-parehong problema po ang aking naengkwentro, at yung problemang yon, masakit na po sa tenga, masakit po sa dibdib. Palaging may nagsusumbong ng mga naapi, inaabuso at pinagsasamantalahan. Sila po ang isang dahilan kung bakit po ako kailangan mapunta sa Senado para this time mabigyan po sila ng hustisya, karapat-dapat na hustisya, matuldukan na po yung kanilang matagal ng problema. I assure everybody na I will work hard. Double time. Kung dati-rati po, bilang isa pong broadcaster doing public service and a private citizen, nagagampanan ko po ang aking trabaho at a 100% rate ang aking pong pagtatrabaho. Now, yung pagtatrabaho ko po bilang isang broadcaster for so many years, nagagampanan ko naman po ng maayos dahil nabibigyan ko po solusyon yung mga problema nilapit sa akin, yung in-expect po ng aking mga followers, subscribers at mga taong pupunta sa aking show. Now, nasa isa na po akong public servant. Magiging sweldado na po ako ng ating gobyerno. I will make sure na magdo-double effort na po ako. I will work hard at 200% ng sagayon. Yung pinapasweldo sa akin ng ating gobyerno ay maging sulit or more. So once again, maraming salamat po sa lahat ng bumoto at hindi bumoto sa akin. Maraming salamat po sa Panginoon. Maraming salamat po sa aking pamilya. My wife, Jocelyn. Of course, my daughter, Mar. Son, Ralph. My son-in-law, Tony Gary Tungol. Kabilang sa tinatawag kong ragtag team. If I remember correctly, isang dosena na lang po ang member ng aking campaign team. That's how small we are. Pero dahil sa awa ng Panginoon at sa pagsipag ng mga kasama ko, we made things happen. And that's exactly what I'm gonna do. I will make sure that I'll make things happen, not
for one or two or three people, but for the Filipino people, there will be good things to happen dahil sa gagawing mga aksyon, gagawin ng mga batas ni Rafi Tulfo. Maraming salamat. Mabuhay tayong mga Pilipino.